Magandang umaga sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa aking bahay at makikita ninyo meron ditong mga maliliit na hamster na bagong panganak at ayan ang kanyang ina. Kakapanganak lang niya ng March 9, 6 a.m. in the morning. Nang makita ko sa kulungan na maliit na pinagkukulungan nitong mommy hamster at ang kanyang daddy hamster ay bigla ko na lang inilipat sa orokan na ayan yung kulay blue na yan na orokan. Nilipat ko kasi baka makain siya ng daddy yung mga baby ni mommy hamster at nilagyan ko rin ito ng mga malunggay para makakapag pasuso ng maraming gatas ang mommy hamster. Kailangan kasi ng malunggay para kakainin niya itong dahon ng malunggay tapos makakapag-produce na siya ng mga gatas para sa baby hamster na kanyang mga anak. At nilagyan ko din siya ng tissue. Ayan, kung makikita nyo guys, may mga tissue dyan. Lalagyan mo lang sila ng tissue tapos siya na bahala kung paano gumawa ng kanyang bahay, yung kanyang isisip niya yung kanyang mga baby para pag nagpasuso siya, sama-sama sila. Ganyan ang gagawin ninyo guys sa mga mahilig mag-alaga ng mga hamster. Ganyan ang gagawin ninyo kapag nanganak ang inyong hamster na pinagparis ninyo, babae, lalaki, tapos nanganak siya, kailangan na ililipat ninyo yung mga babies at yung mommy sa isang malaking lagayan. Halimbawa, meron kayong aquarium. Yan, pwede dyan. Eto kasi, meron akong available na orokan na maliit na lagayan. Dyan ko nilagay. Kaya safe siya. At yung daddy na hamster, nakahiwalay naman siya. Doon mismo sa dati niyang kulungan. Kailangan kasi paghihiwalayin natin ang mga baby at mommy, tapos yung daddy, hamster, kailangan nakahiwalay siya. Kasi kapag na-irritate yan, yung maiinis sila, ganun, kakain ang mga baby nila, di sayang din, di ba? Kaya kailangan, hindi natin sila, yung parang lagi silang maiinis na ganun, na laging hahawakan, yan din ang importante. Yung mga baby, hindi mo dapat hahawakan yun. Kasi kapag hawakan ng hawak sa kanilang mga anak, maiinis at maiirritate ang mommy na hamster. Ayaw na ayaw nila yung ganun. Maiinis sila. Kaya may tendency rin na kainin niya yung sarili niyang anak. Kaya dapat hindi sila hahawak-hawakan. Lagyan nyo lang sila ng kusot, tapos tubig, tapos yung mga pellet na pagkain nila, tapos dahon ng malunggay para yung kanyang mga baby ay mas maraming gatas na makakasuso sa kanyang mommy hamster. Ganun ang gagawin lang ninyo. Lalagyan nyo lang sila ng pagkain dyan at tubig para maya't maya siya iinom at para makapag-produce ng maraming gatas ang mommy hamster. Ganyan ang ginawa ko. At ganyan ang gagawin din ninyo para yung inyong mga hamster ay mas lalong dumami. Ayan, kung makikita naman ninyo, yung mga baby ay sama-sama sila. At napakagandang silang tingnan talagang yung mommy hamster. Ayan, kung makikita ninyo, talagang inaasikaso niya. Hindi siya mapakali sa kakaikot-ikot niya. Dahil para lahat ay makasuso sa kanyang gatas. Dahil sa ibinigay natin na dahon ng malunggay, yan ang kanyang kinakain-kain ngayon para mas dumami yung gatas sa kanyang katawan. Tapos tubig, may pagkain din. At sila lang yung magkakasama para hindi at maiwasan din yung pagkakain ng mga baby. Makain sila ng kanilang daddy. Kaya kailangan nakahiwalay yun. Ibubukod mo yun. Ganun ang gagawin ninyo. Kailangan ibukod sila. Hindi sila pwedeng pagsama-samahin. Kailangan talagang nakahiwalay. Para sa lahat ng mga
mahilig mag-alaga ng mga hamster. Ganyan ang gagawin ninyo. Lagi ninyong tatandaan yan. Lagyan lang ng tissue, kusot, tapos konting dahon ng malunggay. Para ma-maintain yung mga babies at mabilis silang lumaki. At kapag lumaki na yan, pwede mo na silang paghiwalayin. Tulad yung mommy, ibalik mo dun sa daddy para makapagparami ulit. Tapos, itong mga baby, malalaki na yan, takbuhan na ng takbuhan yan. Alam nyo ba guys, kung ilang baby na mga hamster? 10 pieces ang kanyang naging anak. Buruin mo, diba? Napakadami. Kapag naglaki yan, 10 hamster ang magtatakbuhan dyan. Tapos, ibalik ulit si mami sa kanyang asawa para makapagparami ulit sila. Tapos, mga anak na naman, another 10 na naman. Buruin mo, parami ng parami. Ganyan ang gagawin lang ninyo para mapanatili ang pagdami ng mga hamster. Lagi nyo silang bibigyan ng pagkain. Ako kasi ang ginagawa ko dito para ma-share ko naman sa inyo. Mayat maya ako nagbibigay sa kanila, mga minutes lang. Kasi ang bilis nila maubos. Dumi rin sila ng dumi, tapos minutes lang kain ng kain. Nagugutom, laro sila ng laro. Tapos makikita nyo naman talaga kapag partner sila, nandun yung kanilang mga labing-labing. Kaya makikita mo na talagang pabubuntis yung mami na hamster. Dahil naglalabing-labing sila, tabi sila, magtutulog sila, lagi sila magkasama. Tapos, ito na nga, yung biglang may baby na, makikita mo na lang sa kulungan, andun yung mga baby, 10 pieces na baby hamster. Ganun lang kadali kung ikaw ay magpaparami sa mga hamster, ganyan lang ang gagawin mo. Kung gusto mong mag-alaga o hindi ka pa nakakapag-alaga, nais mong mag-alaga, mag-alaga ka ng babae at lalaki. Tapos, maglagay ka ng mga pagkain nila sa isang kulungan, sa maliit na kulungan muna. Pag-partnerin mo sila, babae at lalaki, pakain ka lang ng pakain. Mga ilang buwan lang yan, ayan na, magsisimula na yung kanyang pagbubuntis. Tapos hanggang sa mga anak siya, malalaman nyo naman yan guys, kapag yung babae na hamster ay lumulobo na ang kanyang katawan. Makikita mo naman yan kung paano lumulobo ang kanyang katawan at doon na siya magsisimulang mga anak. Kaya halangan, lagi din kayong nakaantabay sa kanya. Kailangan maalalayan nyo yung kanyang mga babies. Kasi sa kulungan kasi, may mga butas-butas ang kulungan at kapag yan ay hindi ninyo napansin yan, maaaring makawala ang baby. Mapupunta sa mga labas yan o sa sahig, baka makain pa sila ng mga ibang daga, yung dagang bahay, kaya mahirap yun. Kaya kailangan, kapag magbubuntis ang mommy hamster, kailangan lagi kayong nakaantabay dyan sa kanyang kulungan. Lagi ninyong titignan, pakainin nyo rin kasi nagugutom din yan. Mabilis kasi silang magutom kapag yung buntis sila, kain ng kain yan, may at maya yan. Tapos lagyan nyo ng tubig para mabilis sila nakakainom at hindi sila yung napapagod. Kapag pagod na kasi yan, tapos wala pang tubig, doon yan na i-irritate yan, parang hindi sila mapakali. Kaya kailangan lagi talaga may tubig ang inyong kulungan, ang inyong tubigan na iniinuman nila, lagi ninyo babantayan. Ayun, at sana sa mga naituro ko sa inyo ay marami kayong natutunan dyan. Lagi ninyo tatandaan, basta kapag nanganak na ang inyong mommy hamster ay humanap na kayo ng mapaglilipatan. Kailangan kasi may nakaready na kayo dyan na kanilang paglilipatan. Kapag nag-alaga kayo ng babae at lalaki na hamster, dahil may posibilidad talaga na manganganak yan at mabubuntis ang mommy hamster, basta babae at lalaki. Ganun yung guys, kaya sana marami kayong natutunan sa aking tutorial at huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell
para lagi kayong updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. At ayun guys, at sana nakatulong ang videong ito sa lahat ng mga nagsisimula pa lamang na mag-aalaga ng hamster, sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-alaga o sa lahat ng mga gustong mag-alaga, eto na ang videong ito ay talagang nakalaan para sa inyo, para matutunan ninyo kung paano magparami ng hamster. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. See you guys!